Kasi pinag-usapan namin to kagabi ba o kahapon ng pinag-usapan namin. Wala na po yung pinapako yung kisame o kaya yung mga dingding nyo sa bahay. O kaya yung mga kabitan po ng mga pinto. Wala na pong ganyan, hindi na po kahoy ang ginagamit ngayon. Oo, tama-tama. Kahapon ng tanghalian, pinag-uusapan namin yung pagpapagawa ng bahay. Tinuturnilyo na ngayon. Tinuturnilyo na, light steel frame. Ang ginagamit ngayon, hindi na kahoy. Wala nang kahoy, bawal na mga ahoy eh. Hmm. Bawal na magputol ng mga puno. Oo, ng mga plywood. Ang uso ngayon, yung mga cement board, concrete board, kung tawagin. Parang ganon. Oo, parang ganon, di ba? Teka, hindi po pinapako yung tinuturnilyo po yun sa light steel frame. Ngayon, may mga light steel frame po ngayon mabibili ko sa meron. Ha? Mura! Kaya lang, mga kapuso, hindi natin alam kung saan galing yung mga yan. Ha? Hindi natin alam kung sino gumawa niyan. Walang tatak na kalagay. Ha? Ang pinakamaigi pong bilim ngayon, at ito pong pinagkakatiwalaan po, itong binibili po ng mga kontraktor eh, ng mga arkitekto, ng mga in-charge, ika nga sa paggawa ng mga bahay ninyo, o pagpumpuli ng mga bahay ninyo at mga tanggapan at mga gusali, JEAMAX. JEAMAX Light Steel Frames, JEA-MAXX, JEAMAX. Sigurado po tayo sa kapal ng JEAMAX at sa tibay. At sila lang po yung may PS Mark. Ah, alam niyo ba kung paano sila nagkaroon ng PS Mark, product standard mark? Dahil diwala sila sa kalidad at tibay ng produkto nila, ay mga tiga JEAMAX ang mismong kusang nagpunta sa Department of Trade and Industry at hiningi na suriin ang mga light steel frame nila. Kaya dapat ang gagamitin nating light steel frame, kabitan po ng mga dingding, ng mga kisame, ng mga paglalagyan po ng mga pinto-pinto, JEAMAX, sigurado po tayo sa kapal at sa kapit ng tornilyo, pamatagalan ng tibay. Pangalawa, siguraduhin nyo magkakabit yan yung mga eksperto talaga para matibay at maayos ang buong sistema sa bahay ninyo, sa gusali ninyo, kung saan man. JEAMAX, mga kapuso, ayan, light steel frames, sigurado ang kapal at sigurado po ang tibay.